Okay guys, itong bago natin gagawin isang video, okay? Malayo pa itong pinanggalingan guys. Maganda naman ang player niya, Reina Trice, tsaka Sakura, EB735. Una, testing muna natin kung tumutunog siya o ano. Yan guys, testing muna natin. Power on. Ayan guys, nag-grid na siya. Try natin i-play. Ayan guys, tumugtog na siya. Okay, ayan guys. Ibig sabihin, sa tunog na yan, malalaman mo, bali mid-range na lang, yung mga tweeter na lang ang gumagana, tumutunog. Yung pinaka-speaker niya, yung whopper niya, ayaw na tumunog. Sa ganitong setup ng video, okay, kahit paano, maganda ang setup na to. Kasi yung Sakura na to, Sakura amplifier na to, meron na siyang mixer siya. So, pwede mo nang matimpla yung pitch ng boses mo. Kaya lang, yan ang naging problema, wala na ang bass. Hindi na tumutugtog. So, yun ang problema niya guys, na alamin natin. Okay, keep on watching guys, para ma-share ko sa inyo ng maigi ang problema nito. Ayan guys, connected naman yung speaker niya. Okay naman, naka-connect siya lahat. Pero ayaw tumunog yung mga speaker niya. Ayan guys, walang tugtog. Hindi natunog yung mga speaker niya. Check natin bawat isang mga linya ng speaker guys kung okay siya. Pananggalin muna natin. Ayan guys, gamitan natin ng tester. Naka times 1 yung tester natin. At i-check natin isa-isa. Ayan guys, nakikita nyo sa tester, hindi po mapalo. So it means guys, mayroong problema yung wiring niya. Sinikwat ko na lang. Malamang putol-putol ang wiring nito sa loob. Ayan. Wala talaga guys. Lahat ng line niya, wala talagang ano, palo sa tester. So ngayon guys, bubuksan natin ang loob nito. Ayan guys. Oh my god. Pinamahayan guys. Pinamahayan ng daga guys. Kawawang video kay. Ayan guys, dito nalusot siya. Sa air vent niya. Ayan. Kawawa guys, kaya pala hindi natunog dahil pinangangat-ngat na yung mga wire. So guys, ito pinangangat-ngat. Okay, ayan guys, okay na siya. Ikabit na natin yung dalawang horn. Itong yan siya guys, yung Titan TCS 200. Yan, dalawa yan, bali per. Yan siya guys. Ito yung horn case na ginamit ko. Yan, bali horn type na yung tweeter niya. So ngayon ititesting na lang natin guys. Yan siya. Yan, testing natin. 3, 3, 3. Then play.
Bali, ang pinagkaiba niya guys, mas lalong matining siya. Mas lalo yung kalansing, lumalabas yung kalansing niya pag horn type ang ginamit natin. Kasi mostly guys, ang ginagamit lang kasi sa mga Twitter, sa mga nag-assemble na iba na video, eh, is yan lang, yung dome type. Eh, yung mga ganyan guys, saglit lang yan. Madali lang yan masunog. Yan. Pag mga ganito lang ang ginagamit guys, saglit lang ito masunog. Isang feedback lang yun, ang feedback lang yan ng microphone. Eh wala. Sigurado sunog agad yan guys. So sa experience ko kasi sa paggawa ng video, okay, yan na na-experience ko. Dati gumamit din ako nito, pero saglit lang, sunog agad. Feedback lang ng microphone, wala na. So yan ang naisip ko, na magpalit ng mataas na wattage. Yan na nga itong horn type. Usually pag binili mo to, hiwalay naman to. Horn type, bali symbol to guys. Yan. Bali ang diameter nito almost 4 inches yung magnet niya. So yan guys, sana may natutunan ulit kayo sa pag-modify ko ng video, okay? Tsaka guys, kadalasan sa mga nagagawa ng video, okay guys, mga nag-assemble, ang ginagamitan nila dito sa microphone niya, itong microphone, saksakan ng microphone dito sa ilalim, yan, ginagamitan nila ng Mylar. Mylar na 104. Yan, 104. Gumagamit sila ng mga ganun 104 na ano, na Mylar. Yan, yan siya guys. Yan. Kadalasan kinakabit nila dito. Yan. Nakabit nila dyan sa microphone. Bali, yung positive negative kinakabitan nila nito. Ganito guys ang nangyayari dyan. Pag once kasi nakinabitan nyo ng Mylar, yung sa microphone nyo, alam mo ang mawawala dyan guys, yung pinaka high frequency niya, yung treble, middle, yun ang mawawala sa kanya. Ngayon guys, malaking, kung ikaw manganganta, kung ikaw marunong ka kumanta, hindi mo maihahagod masyado yung pagkakanta mo. Kasi nga, mawawala yung high frequency niya, yung mga tunog na, kumbaga masasabi ko na yung mahangin na pagkaka bigkas mo ng words pag kumakanta ka, mawawala yun. Kasi dahil nga dito guys, nilalagyan nila ng ano, ng Mylar. So ako guys, hindi ako nagamit ng ganyan. Ganito lang yan guys. Huwag kang gumamit nito, nasa control lang yan. Dito, meron naman yan, itong control niya, may treble, bass, and middle. Ngayon, doon ka magko-control guys, nandito. Ito, sa tone control to ng music. Ito naman, tone control ng microphone, itong side, pag AB735. Yan guys, iku-control nyo lang, mag-a-adjust lang kayo ng ano, adjust nyo lang kung malakas ang bass sa microphone, babawas lang kayo. Tapos pag matining naman yung feedback, magbabawas lang kayo ng treble. Yun lang ang ano dyan. Ngayon kung kadalasan kasi ma-feedback yung iba, hindi sila makakanta ng malapit dahil nga dyan nag-feedback. Ako guys, hindi ko na kinakabitan ng Mylar nito. Hindi na ako gumagamit ng ganitong Mylar kasi mawawala yung high frequency ng high pitch ng boses natin. Kaya yung iba gumagamit yan. Ako guys, hindi ako gumagamit ng ganyan kasi makakawala yan. Mawawala yung tining ng boses mo. So ayan guys, sana may natutunan kayo sa ginawa ko pag upgrade ng video ko, eh. Kasi yun ang pinakaunang sakit. Una, sakit nila, madali masunog pag mga ganong tweeter ang ginagamit nyo. Ito guys, matibay na to. Dahil kung babasihan mo yung coil, malaki na ang coil nito.
kisa yung coil ng mga ganito, guys. Malaki na ang coil nito kaysa coil nito. Itong mga mid-range na to. So, madali masunog siya, guys. Okay, guys. Dito na lang. Thanks for watching and please subscribe. Pindutin nyo pong ang notification bell para updated kayo sa video ko pang may upload na iba. So, dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Ingat tayo palagi. Yan, testing na natin, guys. And guys, napakalinaw. Linaw ng tunog at saka yung kalansing niya, ting, umaano talaga siya. Okay. Thanks for watching, guys, again.